Trihim na mayaman. Kabanata 834, Trin Zuan. Puno ng pagkabigla ang mukha ni Evans Dingbayan habang pinagmamasdan niya si Yang Zuan na bumagsak sa lupa. Nakaramdam siya ng lamig sa kanyang puso. Isang tunay na disipulo ng Sword Sect, si Yang Zuan ng eldest young master ng pamilya Yang, ay pinatay sa lugar ng ganoon lang. Saglit na hindi nag-react si Evans Dingbi, at hindi niya matanggap ang sitwasyong ito. Hindi niya akalain na magagawa ni Alexander Yang nasaktan siya at papatayin ng puwersa si Yang Zuan. Kapag namatay si Yang Zuan, lahat ng plano ng Sword Sect sa Jizhao ay masisira. Bukod dito, si Yang Zuan ay isang mabuting panlo na ang Sword Sect ay gumugol ng hindi mabilang na pagsisikap upang alagaan. Talagang malaking kawalan ito. Bilang tagapagtanggol ng Sword Sect, siya, si Evans Dingbi, ay hindi nagawang pangalagaan si Yang Zuan. Binugbog pa siya pabalik ng isang junior tulad ni Alexander Yang. Kahit na siya ay mapalad na makatakas mula kay Alexander Yang, anong mukha ang kailangan niyang harapin ang buong Sword Sect sa kanyang pagbabalik? Alexander Yang, ikaw, naglakas loob kang patayin si Yang Zuan sa harap ko. Gusto mo bang labanan ang buong Sword Sect? Pinandilata ni Evans Dingbi si Alexander Yang. Dahil marami ka nang nagawa, hintayin natin ang walang katapusang pagtugis ng Sword Sect. Walang ekspresyong sinabi ni Alexander Yang, mga taong malapit ng mamatay, bakit ang ingay niyo pa rin? Habang nagsasalita siya, dahan-dahang lumingon si Alexander Yang. Malamig niyang tiningnan si Evans Ding at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa kanya. Bawat hakbang na ginawa ni Alexander Yang ay nagbunga ng nakakatakot na mamamatay tao na aura sa looban. Naging mga alo ng malamig na hangin na sumalakay kay Evans Dingbayan. Dahil sa aura na ito, hindi sinasadyang umatras si Evans Dingbayan. Para siyang mawawala ng balanse. Hindi man lang siya naglakas loob na tumingin ng diretso kay Alexander Yang. Ang malamig na mga mata ni Alexander Yang ay tila naglalaman ng mga bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Sa isang sulyap, sinalakay siya ng walang hanggan ang layunin ng pagpatay, na agad na gumugulo sa kanyang isipan. Ikaw, gusto mo pa akong patayin? Si Evans Dingbayan ay parehong nabigla at nagalit nang sabihin niya, ako ang tagapagtanggol ng Sword Sect. Ang pagpatay sa akin ay katumbas ng pagdedeklara ng digmaan laban sa Sword Sect. Ikaw, Alexander Yang, o ang Yang family ng Langya. Do you really dare na gawin ito? Kitang-kita niya ang intensyon ng pagpatay ni Alexander Yang. Sa sandaling ito, si Alexander Yang ay parang isang mabangis na hayop na maaaring lumunin ang kalangitan. Puputulan niya si Alexander Yang anumang oras. Ang nakakatakot na aura na iyon ang nagpahiya kay Evans Dingbayan. Nawalan siya ng gana na lumaban sa kanyang puso, at hindi nang ahas na labanan si Alexander Yang ng direkta. Paano kung magdeklara ako ng digmaan laban sa Sword Sect? Mahina hong sabi ni Alexander Yang. Halos mawala ng pag-asa si Evans Dingbayan sa kanyang casual na tono. Malinaw, hindi natatakot si Alexander Yang sa Sword Sect. Lumakas ang tibok ng puso ni Evans Dingbayan. Pakiramdam niya ay isang malaking sakuna ang sasapit sa kanya. Wala siyang maisip na paraan para pilitin si Alexander Yang pabalik. Mamatay. Malamig na naglabas ng salita si Alexander Yang at itinaas ang kanyang palad. Kaagad, isang pagsabog ng stellar energy na parang bundok at karagatan ang bumaril mula sa kanyang palad, na parabang nag-transform ito sa isang hindi nakikitang kamay na dumurog sa hangin. Mabangis itong idiniin pababa patungo sa tagiliran ni Evans Ding. Sa sandaling ito, ang daloy ng hangin sa paligid ni Evans Dingbayan ay sumabog, at ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay agad na nabasag habang siya ay nakatiis sa isang hindi nakikita at napakalakas na puwersa. Sa tingin mo ba, ako, si Evans Dingbayan, ay madaling pumatay bilang isang langgam? Galit na galit si Evans Dingbi. Gamit ang kanyang daliri bilang isang espada,
Nilaslas niya ang isang mahabang arko ng sword chi, at isang matalim na layunin ng espada ang Bomalot sa buong lugar, na agad na nahati sa mga daloy ng liwanag ng espada. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang henerasyon ng heavenly rank ang Grandmasters. Kahit alam niyang hindi siya kalaban ni Alexander Yang, nagawa pa rin niyang ilabas ang kanyang walang katulad na lakas sa pakikipaglaban sa kabila ng takot sa kanyang puso. Isang malakas na putok ang tumunog. Ang banggaan ng kanilang panloob na lakas at Gang Dixon ay nagdulot ng isang paputok na tunog at mga alo na lumitaw. Si Evans Ding Bayan ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na sigaw nang siya ay pinalipad. Malakas siyang bumangga sa dingding at nabasag ang isang malaking sementadong pader. Siya ay nahulog sa lupa sa isang malungkot na estado. Umaagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Tumutulo na ng dugo ang dalawa niyang kamay na ginamit. Ilan sa kanyang mga daliri ay nabali sa lugar. Anong walang awa na pamamaraan? Puno ng hinanakit ang mga mata ni Evans Ding Bayan habang nagsasalita. Alexander Yang, kahit na hindi ako kalaban mo, kapag lumingon ako, isusumbong ko ang Swordmaster ng Sword Sect at titipunin ang siyam na dakilang Swordmaster. Hahabulin kita hanggang sa dulo ng mundo at papatayin, ikaw. Si Evans Ding Bayan ay umungal sa poot. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, ang anyo ni Evans Ding Bayan ay biglang naging anino ng hangin at tumakas na parang kidlat. Alam ni Evans Ding Bayan na hindi siya kalaban ni Alexander Yang, kaya wala siyang balak makipag-away. Naranasan niya ang paraan ni Alexander Yang. Para sa kanya, hanggat nandito si Alexander Yang, para itong bangungot sa impyerno. Ayaw na niyang manatili pa kahit isang saglit. Ang kahihiyan ngayon ay naghihintay lamang sa kanya na bumalik sa Sword Sect at ipaalam sa Sword Master ang lahat. Sa kanyang galit, ginamit ng Sword Master ang lahat ng puwersa ng Sword Sect para patayin si Alexander Yang. Kahit gaano kalakas si Alexander Yang, hindi niya magagawang labanan ang Sword Master at ang buong Sword Sect. Protector Evans, saan sa tingin mo pupunta? Nang malapit nang makatakas si Evans Ding Bayan, isang walang malasakit na boses ang nagmula sa kawalan. Isang invisible na stellar energy ang tumama sa katawan ni Evans Ding B, na nagbabagsak sa kanya at nagdulot sa kanya ng pagsusuka ng dugo. Tahimik na lumitaw sa labas ng courtyard ang isang pigurang nakasuot ng berde. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may hawak na isang Buddhist prayer bead. Malamig ang tingin niya kay Evans Ding B. Ikaw, sino ka? Hindi makatao ang ekspresyon ni Evans Ding B habang nagtatanong siya ng walang pag-asa. Hindi niya inaasahan na may katulong si Alexander Yang na hindi pa nagpapakita sa dilim. Hindi man lang siya napansin ng misteryosong ekspertong ito at ni Kang Jian. Ang lakas na ito ay sapat na para manginig ang mga tao sa takot. Dragon Manor, Asher Dragon King. Mahina hong sabi ng Berding Dragon. Ikaw ang Berding Dragon. Si Evans Ding Bayan ay nagsuot ng gulat na ekspresyon, dahil ang pagnanais na mabuhay ay ganap na napawi. Ang pangalan ni Asher Dragon King ay yumanig sa buong mundo. Kahit sa mga heavenly rank ang Grandmasters ng Hidden Circle, isa siya sa mga nangungunang buhay. Ang limang hari ng Dragon ng Dragon Mansion ay pawang mga buhay na nakatayo sa tuktok ng ranggo ng Heavenly Rankang. Hindi banggitin ang matinding pinsala ni Alexander Yang, kahit na sa tuktok, hindi maglalakas loob si Evans Ding B na makipaglaban sa Green Dragon na si Xing Feng. Not to mention na hinahabol pa sila ni Alexander Yang, ang demonyong iyon mula sa likod. Protector Evans, hindi kita bubulian ng mga numero. Kung makakalagpas ka kay Young Master Alexander, hindi kita pipigilan. Dahan-da ang sabi ng Berding Dragon. Nakatayo pa rin siya habang nasa likod ang mga kamay. Para siyang bundok na hindi kayang akyatin. Tumayo siya roon, dahilan para mawala ng pag-asa si Evans Ding Bayan. Dadada, papalapit na ang tunog ng mga yabag. Dahan-da ang lumakad si Alexander Yang. Walang ekspresyon niyang tiningnan si Evans Ding Bayan,
na parang patay na aso na nakahandusay sa lupa. Hihihi. Isang malungkot na tawa ang pinakawala ni Evans Dingbayan. Namumula ang kanyang mukha at nakayuko ang kanyang ulo. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Walang sinuman sa Jizhou ang makakatalo sa iyo, Alexander Yang. Ang Sword Sect ay hindi dapat nakipagkumpetensya sa iyo noong una. Umiling si Evans Ding at bumantong hininga. Ang walang katulad na lakas ni Alexander Yang at ang kanyang kaalyado, ang Asher Dragon, ay sapat na upang walisin ang Jizhou. Gaano man ang pagkana ni Na Kang Jian at Yang Zuan, imposibleng matalo nila si Alexander Yang. Tamang pagpipilian ang pag-alis sa Jizhou. Gayunpaman, ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ganito, sila ay dumanas ng matinding pagkatalo, at walang pagkakataon para sa kanila na iligtas si Alexander Yang. Ito ang presyong kailangan nilang bayaran para sa pagmamaliit kay Alexander Yang. Sinabi ni Alexander Yang na may malamig na ngiti, sa kasamaang palad, huli na para sa iyo upang magsisi. Nang matapos siyang magsalita, ikinaway ni Alexander Yang ang kanyang daliri. Ang kanyang stellar energy ay parang kutsilyo na pinutol ang puwersa ng buhay ni Evans Dingbayan. Itong heavenly rank ang Grandmaster na ang pangalan ay yumanig sa underworld ay tahimik na natapos. Mula sa sandaling inilabas ni Reverend Kang Jian ang Sword Sovereign Token upang patayin siya, tanging ang nanalong panig lamang ang nakatakdang mabuhay. Ang lahat ng mga tao ng Sword Sect ay kailangang mamatay. Walang pagkakataon na magkasundo sa pagitan ni Alexander Yang at ng puwersang ito, at mas imposibleng hayaang bumalik si Evans Dingbayan at ipaalam sa Swordmaster ang tungkol sa kanyang background. Pagkatapos ng lahat, ang Swordmaster ay isang misteryosong tao. Ang kanyang cultivation realm ay hindi maarok, at posibleng mas mataas siya sa heavenly ranking. Kung personal siyang umatake, maaaring hindi magagarantiyahan ni Alexander Yang ang kanyang tagumpay kahit nawala siya sa kanyang peak. Abangan ang susunod na kabanata.